Hello po at good morning mga ka-farmers. Ngayong umaga po ay gusto ko pong ipakita sa inyo ang palayan ng aking mga in-laws. Sa ngayon po ay ito po yung kasalukuyan nilang tinatanim. Nagagandahan po ako sa kinalabasan ng itinanim nilang palay. Kaya gusto ko rin pong ibahagi sa inyo at ipakita sa inyo yung kung ano po yung itsura ng palay na itinanim nila. So, samahan niyo po ako. Tara! Okay, so ang nakikita po ninyo ngayon ay ang itinanim na palay ng aking mga in-laws po. So, yan po siya. At natutuwa po ako kasi maganda po yung kinalabasan ng kanilang itinanim na palay. So, para sa akin po ay isa po ito sa magagandang pananim na itinanim po nila. So, ang variety po ng palay na kanilang itinanim ay 222. At siguro po ay nasa 2 buwan at kalahati na po ang o mahigit ang palay na ito. At kung titingnan po natin ay lumalabas na po ang kanyang mga bunga. At magaganda po yung mga bunga na lumalabas. At maganda rin po kasi wala pong masyadong damo na tumubo. So, ang palay po na ito ay sinabog lang. So, hindi po siya transplanted. Pero, nakakatuwa po kasi gumanda po yung, maganda po yung tubo niya. At napakaganda po ng kanyang mga bunga. So, nais ko lang pong ibahagi sa inyo na nung mga nakaraang linggo ay medyo marami pong tumubo na mga damo dito sa palayan. So yung ginawa po ng aking in-law, father-in-law ay mano-mano po na pinutol niya yung mga damo dito sa palayan. At yung iba po ay tinanggal talaga para hindi na po makipagsabayan sa pagtubo sa ating mga palay. At medyo may kahirapan din po sa pagtanggal ng mga damo, lalong-lalo na po yung mga tumubo sa kalagitnaan ng mga palay. Pero pinagsikapan niya pong matanggal yung mga damo na yon. Kaya yung kinalabasan po ay naging maganda po yung pagtubo at paglabas ng mga bunga ng mga palay. So, natutuwa po ako sa sakripisyong ginawa niya kasi nga po malalaki na yung mga damo at kahit po na mag-spray siya ng para sa damo ay hindi na po dali-daling mapapatay yung mga damo. Kaya po, mano-mano na lang pong tinanggal yon ng aking father-in-law. So, siya lang po mag-isa ang tumanggal ng mga damo. So, ang lawak po ng kanyang tinaniman ng palay ay higit po siya 1 hectare. So, medyo may kalawakan din po. At unti-unti, no? Kahit
kahit ganito kalawak ay nagawa rin niyang matanggal halos hindi man lahat pero malaking percentage po ng mga damo. Kaya siguro tuwang-tuwa din po yung mga palay kaya sa makikita po natin ay gumanda ang kanyang mga bunga. Ayan po. Sagana-sagana po ang mga bunga na lumabas sa ating palayan. At expected po namin na siguro mga aabot pa po siguro ng mga 3 weeks bago ito ma-harvest. So, ngayon pa lang po ay pinag-iisipan na po namin kung ano po ang isusunod namin na itatanim sa palayan. So, pwede pong kalabasa ulit or kinoconsider din po ng ating mga in-laws na magtanim din po ng pakwan. Kasi minsan na din po sila nakatanim at maganda rin po yung kita. At medyo may idea na rin po sila sa pagtatanim nito. Kaya siguro yun pa, pag-iisipan pa namin kung ano po ang mas maganda at makakayanan ng financial at syempre makakayanan din sa pag-aalaga ng syempre ng family po kasi kami lang rin po yung nagtatanim at hindi na po kami kumukuha ng ibang magtatrabaho kasi mahirap pong kumuha ng mga trabahador dito ngayon kasi halos lahat po ay nagtatrabaho na rin sa kani-kanilang mga palayan at kani-kanilang mga kaumahan at nagtatanim na rin po aside sa palay, nagtatanim na rin po ng mga gulay kasi maganda po yung kita sa gulay at medyo malaki po yung demand at marami din po mga buyer na bumibili po ng volume. Kaya naiinggan nyo po yung mga farmers dito sa amin na magtanim na rin ng mga gulayan. So, sa mga malalapit na mga palayan dito, nagtatanim na rin sila ng mga kalabasa at mga pakwan. At yung iba ay mga, syempre, ibang gulay na may malaking demand din po sa market, sa tindahan. So, yun lang po mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So, magandang umaga po ulit sa lahat. At see you again sa susunod po nating videos. Maraming salamat. So, ayan po mga ka-farmers. Yung sa likod ko po ay yan po ay yung palayan ng aking mga in-laws. So, nagagandahan po ako sa naging bunga nito. Kaya gusto ko rin pong ipakita sa inyo. So, ang variety po ng palay na ito is 222. At ang maganda pa po dito ay tulad po ng sinasabi nila sa ibang mga reviews po na ang maganda po sa 222 na variety, aside po na maganda yung mga bunga, ay matatag po yung puno. So, ilang ulan, hangin at malalakas na hangin na rin po ang dumaan sa palayan na ito. Pero kung makikita po natin ay talagang tumatayo po na maganda at maganda rin po yung kinalabasan na mga bunga nito. So, ganito pala kaganda yung 222 na variety. Wala pong palay na humiga dahil sa malakas na hangin. So, yan po. So, lahat po ng palay ay maganda ang tayo. Maganda rin po yung kinalabasan ng kanyang mga bunga.